Yung matindi ang pagkabagsak sa kanya. Kaya hindi na talagang binawian na siya ng buhay. Kapatid mo? Si Menggor? Wala na siya, be. Wala na si Menggo, be. Ayun, ito si Menggo, oh. Oh, wala ng buhay. Halika, lapitan mo si Menggo. Dali. Hindi mo si Menggo. Kawawa, Menggo, be. Lapitan mo. Oh. Nalala mo ba siya? Oh, ayan, si Menggo. No, wala na siya, be. Oh, love mo ba si Menggo? Wala na siya, be. Oh. No. Wala na. Kinukutuhan niya. Wala na siya, be. Wow, Menggo, be. Tinatanggalin niya ng ano, yung mga residu sa kanyang balahibo. Wala na siya, be. Ha? Miss mo si Menggo, be? Oh. Ano yan? Wala nang buhay si Menggo. Oh. Wala nang response si Menggo, be. Yung nililinis niya, oh. Nililinis niya yung balahibo. Wala na siya, be. Wow, Menggo, be. Ito yung minasakir ni Bunso. Yung paa nito. Ayan, oh. Kaya katakot-takot na pagsasuffer na nito. Tapos kagabi, kaya siguro siya nakawala, bumagsak. Kasi dito natin siya nilagay sa kanyang ito. Dito para safe at hindi siya lamigin. Eh nakasabit siya, hindi natin naipitan. First time hindi naipitan. Yung nakaganyan lang nakaawang para lang meron siyang ventilation, ganyan. Eh ang nangyari, siguro dahil sa kalikutan niya, gusto talaga niyang lumabas. Nakalabas talaga siya. And nagkataon naman na si Mr. nag-akyat ng box para sa mga home pets naman. Eh, kaninang madaling araw, bago sana ako dumiretso ng palengke, chichicken ko man si Menggo kung ano nalagay niya. Kasi nakaka-relieve ng stress pag yung kanyang huni, tuntua siya, ganun siya. Nagulat ako nung binuksan ko na ito. Sabi ko, ba't wala si Menggo dito? Ano saan ba? Patahimik. Wala talaga, as in. Pagtingin ko doon sa box, nandoon siya. Wala na buhay. Nakabulagta na siyang wala ng buhay. Kaya nakapanghinayang talaga. Kasi kahapon, talaga ano, nagpakitang gila siya. Ang sigla-sigla niya. Yun na pala yung huling araw niya sa amin. Tapos, umakyat si Mr. dito, mga 6 o'clock. Tuntua. Talagang pumatong sa paa ni Mr. Ngayon, nagtaka naman si Mr. Bigla siyang sinalubong at yung talagang, alam mo yung sabik na sabik. Tapos, pinuka ng malaki ang kanyang bibig. Tapos, inisip ni Mr. baka gutom. Eh, ang ginawa niya, eh, may nakatimpla na kasing pagkain ni Menggo. Nakaready na. Nakita niya yon at agad niya sinubuan ito. Kaya halos naubos yung tinimpla ko. And, yun na pala yung huli ng paalam sa kanya. Paano yan, be? Wala na si Menggo. Halika, dali. Halika, halika. Lika, lapitan mo si Menggo, oh. Wawa, Menggo, be, oh.
na ano, yung... Yung kanyang buto, oh. Ito yung buto niya, oh. Sa panga. Yan. Paano nangyari? Parang na ano siya, naputol. Yung matindi ang pagkabagsak sa kanya. Kaya hindi na... Talagang binawian na siya ng buhay. Nakakatuwa sa kanya kasi unti-unti nang nagpa-progress ang balahibo. Tumutubo na, nagpakitang gilas na. Eh, hindi naman namin ini-expect na nakalabas pala siya. Na ay nabuksan niya ito. Ay, nako. Ano din, kasalanan. Kasalanan pa talaga. Hindi naipitan. First time. Kasi matagal na rin talaga hindi na namin naipitan to. Kasi hindi pa naman niya kayang lumabas. Eh, kagabi, talagang siguro nagsumikap siya at nakaramdam na siguro ng gutom ba. Yung kanyang crop, wala ng laman. Nakaramdam siguro siya ng matinding gutom, kaya nagsumikap siya na makalabas. Ano, Mingo? Sino mo yung kapatid mo? Napitan mo ang kapatid? Napitan mo si Mingo? Wawa, Mingo, be. Wawa, Mingo. Kinakagat-kagat mo pa naman ang paan yan. Kaya nagtamo din ng matinding sugat si Mingo sa kanya. May paa, oh. No, be. Wawa, Mingo, be. Wawa, Mingo, be. Oh, tama na, tama na. Wawa, Mingo, be. Oh, iikuha na natin ito. Ibao na natin to sa lupa anytime. Kung kailan nagpa-progress na ang kanyang balahibo. Wala na, hindi mo na malinisan yan kasi wala na siya, be. Wala na, si Mingo, oh. Wala na. Oh, di ba, wawa? Wawa, Mingo? Oh, wala na yun, be. Kinikare niya, oh. Kumbaga sa kwan, pinapaliguan niya. Di ba sa pusa, naglilinis ng balahibo? Iba naman ang technique ni bunso sa kanya. Paano yun, be? Oh. Eto naman, ayaw na magpasubo. Talagang ano na siya, independent na sa pagkain. Doon na siya sa isang cage kasama sa mga paraket. Dalawa lang naman yung paraket na nandun sa garahe. Pangatlo ito. Siya nga yung bully, eh. Binubuli niya yung dalawa. Buti na lang marunong umilag, umiwas ang dalawang paraket. Pero kung ihalo ito si bunso sa mga kapatid niya, siya naman ang binubuli. Kaya pinaghiwalay muna natin. Habang nagre-recover sana si Mingo. Kaya lang, wala na. Binawian na talaga ng buhay. Nube? Hmm? Paano yan? Ay, bauna natin sa lupa si Mingo, ha? Oh. Lana, huling paalam na pala ni Mingo sa akin kahapon na napakalambing niya. Talagang ano na siya, balik sigla. Nakipag-chup-chup na siya, nakipag-usap na siya sa akin, nakipag-mingle. Ano na siya, yung talagang nag-i-interact na siya. Yun ang pala ang huli naming pag-uusap na dalawa. Ay, ang kawawa naman ikaw, be. Dalawang buwan mahigit po na naka-handfeed ito. Talagang patuloy na lumalaban siya sa kanyang sakit, lalo na sa kanyang paa. Ano, be? Wala na, be. Wala na yan, be. Wala na.
Wow, mình có. Wow, mình có. Ồ. Ano na, nung nyari kay Mingo, o. Wala na. Hindi na magre-response yan, be. Wala na siya, be. Wala na, o. Hindi mo na mag, hindi na magre-response yan. Wala na. Wala na siya, be. Opo. Ay, balik na natin to sa kwan niya, ha? Kasi ibaba na natin to. Ilagay na natin siya dito. Kailangan na natin itong ibaba. Ayan, binaba ko na. Nandun na siya sa ano, be? Palanggana. Okay, kailangan. Babe, ikaw, ha? Na, ramdam niya. Nalulungkot din pala yan sila, ano? Nag-chirp to eh. Ngayon hindi siya nag-chirp. Ramdam niya ang ano, yung pagkawala kay Mango. Lana. O siya, say bye-bye na. Huwag magulo, be. Huwag magulo, ha? Kasi ibabao na natin si Mingo, ha? Huwag ka munang magulo, okay? Ha? Huwag na ikaw magulo, ha? Dito rin nakabaon si Kwan, eh. Yung inahin na namatay. Kasagsaga na meron siyang isang inakay na naiwan. Dito siya sa gilid, dito. So, dito natin ilagay si Mingo sa kabila. Teka muna, Grabius. Dito natin siya ilagay. Mingo, goodbye. Teka, be. Huwag mo. Binabangga mo naman yung ulo mo sa kamay ko. Ay, ito. Ito yung katawan nung inahin. Wala, nakaano pala siya. Ito, oh. Yan, oh. Ang kanyang buto. Ayan, oh. Ito yung buto. Ayan, oh, buto, oh. Yan yung buto ni Mama Hen.
paunan natin si Mengkudlo. Nakapaun lang. Ikaw naman, coffee. Gusto ang tulog mo. Wala na si Mengo, be. Wala na. Coffee. Do, mag-prepare ka ng food mo ha. Saglit lang, okay?